Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Ay, yung isa lang. Isa lang. Nalaglag lang yung isa. Ito, tumalsik. King of Cups. Understanding kay, lalo na sa mga taong mahal mo, sa mga taong emotional ka, or maybe sa person mo, no? At sa mga loved ones mo. Kahit kanino, understanding ka with the King of Cups. Parang pinapairal mo yung pang-uunawa sa kapwa, yung ganyan. Kaysa maging cold, kaysa maging stricto or stricta, kaysa sa maging unemotional na parang walang pakialam sa feelings ng iba, yung mga ganun ba, sa maging reaction mo, sabihin mo sa pwedeng yung mga gagawin mo, ganun. And also you're in love or emotional ka lang talaga or you're deeply in love. More information sa'yo. Three of Cups. What's with the Three of Cups here? Sa energy mo. Gusto mong makipag-reunite sa person mo. Gusto mong mag-offer ka ng a cup of love or gusto mong i-pursue yung person mo or else yung person mo ang mag-offer sa'yo. Na gusto mong mag-offer ng a cup of love sa yung person mo na makipag-date or else ay ang mag-date kayo as you see, parang nag-date, no? Na so romantic and yung kayong dalawa lang, na romantic yung dalawa. And yung na-enjoy nyo yung time together. Gusto mo ng time with your person. Yung makapag-spend kayo ng time together. Or gusto mo suyuin yung person mo. Gusto mong paramdam sa'yo, sa kanya na mahal mo siya or gusto mong iparamdam niya sa'yo na mahal ka niya, na importante ka. Gusto mong mag-spend siya ng time with you na ma-feel mo yung special ka or gusto mong maparamdam yung sa person mo na special siya sa'yo. Yung mga ganon. So, either sa inyong dalawa. Gusto mo mag-offer sa person mo ng cup of love para magkaroon ng reunion sa inyong dalawa. Para magkabalikan kayo. Ano pa ang in-embody mong energy ngayon? Hindi ka nalilito. Hindi ka naguguluhan. Alam mo kung ano yung gusto mo. Hindi ka distracted. Hindi ka nagpapadistract. Walang negativity na nagdi-distract or nanggugulo sa isip mo, sa buhay mo. Kasi alam mo eh, kahit sabihin mo may mga sulsul-sulsul or negativity sa paligid man siguro, eh alam mo kung ano talaga yung gusto mo at kung sino talaga yung gusto mo. Kung ano yung i-grab mo opportunity, kung sinong person ang mahal mo, kung sinong gusto mo makasama, makareunite, to be in a relationship with. Energy ng person mo na gusto mong makasama or yung magkaroon sa inyo ng reunion, energy ng person mo na yan. Page of Wands in Reverse.
may pag-immature pa to. At hindi siya ganun ka-positive, hindi siya ganun ka-excited, hindi siya nag-iisip na mag-take na action sa ngayon. Hindi siya ganun ka-brave, the color red, no? Kasi in reverse man to, hindi ganun ka-pure with the white yung intention niya na mag-take ng action right now. Pero tingnan natin, iba naman yung feelings eh. Ano pang energy ng person mo? Malungkot. Kaya nga hindi siya positive. Stuck with the Two of Swords. Parang nagpapadala sa takot, sa fear. May nervous ba tong person mo? Na-sense ko lang eh. May nervous ba siya? Pwede sa mga pinagdami. Wala naman. May disorder ba yung person mo? Meron. That's why cold siya. That's why naglalagay siya ng boundary. Meron daw siyang disorder. Pwedeng, with the Queen of Swords, mental disorder. May mental disorder yung person mo. Yeah. May disorder siya. Yung parang connected sa fear. Matakotin siya. That's why nagiging defensive siya. Ano yung tawag na sa disorder na ganyan? Schizophrenia? Schizophrenia ba? Hindi. Ewan ko ano ba yung ibang disorder. Basta may disorder. Mental disorder. Wala siyang nervyos. Mental disorder. Yun ang disorder ng person mo. Meron siyang mental disorder. Ewan ko anong tawag sa mental disorder. No, yan. Kung ano man yan. Kaya, ganyan siya. Pero, meron bang mga evil spirits or demonyo na nananakot or nagpastak sa person mo? Meron ba? Siya. Wala. Talagang, wala naman, guys. May disorder lang talaga siya. Wala. Inborn ba yung disorder ng person mo? Hindi. Dahil yan sa ano, environment, sa mga pinagdaanan niya sa buhay, or pwedeng na trauma yan. Kadalasan galing sa trauma or dahil sa environment din, environmental factors, mga ganyan ba? Diyan yan ang gagaling eh. Yung psychopath na mental disorder, yan ang inborn. Kasi yung sa merong region part ng kanilang brain, no? Yung tinatawag na amygdala, yun ang hindi gumagana, kaya inborn talaga yan. Kadalasan minamana yan or mana yung psychopathy disorder. Pero ito hindi siya inborn, hindi siya inborn. So, ibig sabihin dala ng ano yan, parang na-brought up or galing sa environment or may mga pinagdaanan yan. Pwedeng na-trauma yan. Mga ganon. Kaya nagkaroon siya ng disorder. Naging matakutin. Hala ko may nervyo siya eh. Kung kaya naging defensive siya, mas pinrefer niya, mas pinili niya na walang gagawin. Mas pinili niya na i-safety yung sarili niya. Na mag- lagay ng boundary para komportable siya. Actually, hindi naman siya komportable eh. Parang palagi siyang takot. Takot, takot. Kaya naglalagay siya ng boundary. Dami siyang kinakatakutan na hindi niya maintindihan. Ganyan yung person mo na sinasabi niya man sa'yo dati o hindi. Confused, unsure. Talaga may takot talaga to. Yung person mo. Para bang nakukuha ko ay hindi niya ma-explain na takot. Takot siya.
possible. Takot siya sa maraming bagay. Takot siya na mag-fail. Takot siya sa hindi pa nangyayari. Wala namang nananakot sa kanya na evil spirits or demonyo. Wala. Talagang disorder na yan. Try kong tanggalin kaya. Kung kaya ko magtanggal ng mga ganyan. Try ko lang. Tingnan natin na. Natanggal na ba yung disorder ng person mo? Ay, oo. Oo daw. Oo daw. Hala. Oo daw. Oo daw, guys. Oo daw. In fairness. Ayun. Walang espiritu, walang ano to, nalabahe sa kanya. Oo naman daw. So, yan. So, dahil natanggal na itong disorder ng person mo, hindi na bababalik yung disorder ng person mo. Hindi na bababalik yan. Mental disorder. Hindi na daw. I know. Swerte na, magiging loving na yan. Guys, magiging loving na daw yan. Oh. Mawala na yung pagiging parang demonyo niya. Charot, joke lang. Pero walang demonyo nag-influence sa person, ma'am. Ang sabi kanina, wala daw. Ano lang, magiging ano na yan sa'yo? Magiging malambing, sweet. From cold to? Yung parang magiging ano mo siya eh, shelter. Or magbibigay ng warmth sa'yo. Yung gano'n. In the cold weather. In a cold weather. Parang ganun. Magiging maalaga, magiging maruba na siya sa'yo. Magiging, ano, papanig na yung swerte, yung luck sa person mo. Alam mo, yung disorder kasi, ano yan eh, mga, dala talaga yun ng, ano, ng environment. Ng mga tao sa paligid niya din. Kaya ganun. So, ano kaya hindi na ba matatakot itong person mo? Kasi nawala na yung ano, disorder. Yan yung takot niya. Ayan yung disorder niya. Parang takot na mag-take na action. Mga ganyan. Pwedeng makakaramdam pa rin siya ng fear. Pero siguro wala nang ano. One more card. Magulo kasi yung ano kayo. Hindi na ba matatakot itong person mo na mag-take ng risk? Mawala na ba yung mga takot niya sa katawan, sa isipan niya? Mawala na ba? Siya? Ay, oo. Oo. Magulo. Na-destroy na kasi yung ano eh. Yung disorder. So, ayan. May disorder siya. So, ayan. Ano naman ang nasa isipan ngayon ng person mo? Yun nasa isipan niya. Alamin natin kung talaga na ano yun nasa isip ng person mo ngayon? Nawala na yung anxiety niya, yung pag-overthink niya. O, at motivated na siya. Naging motivated na siya and
hindi na siya nawawala ng pag-asa, ganyan. At hindi na siya nadidepress, hindi na busy yung utak niya kakaisip ng mga walang kwenta. Dati, ayun, sak, yung mga kinakatakutan niyan dati. May anxiety siya dati, parang ganun. Disorder. Disorder daw eh. So, ayan. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ano kaya ang feelings ng person towards you? Ano ang feelings ng person ngayon towards you? Uy, ang bilis. Upright ba to? Alang-alang. Upright ba yan, yung temperance? Ay, hindi. In reverse siya, guys. Temperance in reverse. Na parang walang balance sa inyo. Hindi healed yung connection nyo. Ano pa ang feelings ng person mo sa'yo ngayon? Ay, parang nagmamadali ito. Na mag-offer sa'yo ng something stable. A huge pentacle. A commitment. A relationship na yung grounded. Yung kakaroon ng ugat. Yung ganun. Yung matibay yung pundasyon. Matibay. Sa puno pa, matibay yung baon sa lupa ba. Yung malalim yung ugat. Yung ganun. So, ganun yung talaga seryoso na yan sa'yo. Ganyan siya, ganyan yung feeling sa sa'yo. Gusto niyang mag-purchase ng house and lot. Ganun yung mga dinidesire niya. Para magsimula kayong magsama na, no? Of course, yung tirahan niyo na house and lot. Yung ganun. For stability na yung mga dinidesire niya. Yung hindi na siya takot na bumuo ng pamilya. Na mag-settle down. Na mag-seryoso. Wala na yung fear niya eh. And so may mga gifts din, guys. Madidiscoverhan nyo din. No? So may mga gifts. So mga tinatawag na may mga gifts na from God. Madidiscoverhan nyo yan yung mga ano nyo. Mga gifts ninyo. Unti-unti. Hindi naman biglaan yun eh. So, yan. And kayo mismo makadiscover niyan sa sarili ninyo. Minsan may mga mangyayari lang talaga or parang may mga challenges. Merong mga pangyayari na hindi mo magustuhan pero doon ma-open yung mga gifts. Doon mo madidiscover yung gifts mo if you have a gifts from God, no? Yung ganon. Ma-open yan pag spiritually mature ka na. Mga ganon. So, ano yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Oh, isa baba lang. Ang dami ata to. Uy, wala yung devil. Wow. Nasama lang to, isa na to eh. Ito lang, sa mga pinaka-ano, baba. Five of Cups. And the devil in reverse. Tingin niya, nawala na yung devil or addiction or parang ano ba itong devil dito? Na nawala daw. Yung powerful sa buhay niya, yung
yung parang tinatandaan niya, yung kinakatakutan niya. Yung takot siya na mag-asawa, takot siya na mag-settle down. Yung tinatandaan niya palagi, kasi may trauma to, nagkaroon ng trauma tong person mo. Kung kaya nagkaroon ng disorder to, may trauma to, may pinagdaanan to na na-trauma siya. Tinandaan niya yun. That's why. Para bang hindi matanggal-tanggal sa isipan niya. You know, parang kung hierophant ka to, pero ayun, tinatandaan niya. Nawala na daw yung devil na yun. Kung ano man tong devil na to, na yun na nga yun. Yung disorder niya. Nakaramdam na daw siya ng ano, nakaramdam siya ng pagkalungkot sa iyo. Naramdaman niya na nawala yung takot niya. Parang itong devil na to, nawala yung takot niya, yung disorder niya. At napalitan nito na nanghinayang na siya sa iyo. Mas malulungkot siya. Mas magiging sad yung buhay niya pag tuluyan kang nawala sa kanya. Ganon yung mga naiisip niya. Panghinayang, regrets, nawala ka sa buhay niya. Ano pang yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Naka-recover na siya sa pain. Na-forgive ka na niya. Kung nasaktan mo man siya, kahit sa words lang, sa actions mo. And naka-recover na siya sa masakit na pinagdaanan niya sa buhay. Pwedeng yung nangyaring ending sa inyo, nasaktan din siya and naka-recover na siya. Hindi na siya nasasaktan ngayon. Hindi na, wala na yung sakit, wala na yung pain. At nawala na, nawala na sa isipan niyo parang yung pain na siguro hindi niya makalimutan din. And as a person, ano yung tingin ng person mo sa'yo? Ano kang klase ng tao? Motivated kang mag-antay? Matyaga kang nag-aantay? Hindi ka nawawala ng pag-asa na mag-antay? Yung ganun ka daw. So ano pa, as a person, ano ka daw na klase ng tao? Sa tingin ng person mo. Na may nagbago sa iyo. Na parang dumaan ka sa transformation ba? Na binago ka. Na you're a new person now. Na hindi ka na nagdurusa. Na hindi ka na, hindi mo na dinadanas yung dinanas mo dati. Basta may nagbago sa'yo. More information as a person, ano ka daw na klase ng person? Sa tingin ng person mo ngayon? Inosente. At courageous na mag na mag-reach out, na iparamdam or i-sabihin mo yung feelings mo, ganun ka. Basta alam mo lang ay magmahal, marunong ka magmahal. Hindi ka manipulative. Para bang immature ka pa, na bata isip, ganyan. Ganun ba? Inosente ka daw, inosente. Ano ngayon ang gustong mangyari ng person mo sa inyong dalawa? What? Takpan ko? Queen of Pentacles, kasi nakaubad yun guys, kaya tinatakpan ko. Queen of Pentacles, ang mapangasawa ka.
The bottom of the deck, we have here the Ten of Pentacles. Ang mapangasawa ka, ang bumuo kayo ng pamilya. Yan ay yung gusto niyang mangyari sa inyo ngayon. Di ba kanina yung energy na yun? Negative. So, bigla naging positive, no? So, ano ang gusto sabihin sa'yo ngayon ng person mo? What? Seryoso siya sa'yo? Right yan? Yeah, seryoso siya mapangasawa ka. Seryoso siya and determinado and hindi siya titigil like this, oh. Katulad ng goat na to, no, na hindi tumitigil hanggat hindi niya maakyat yung bundok. Kung anong meron dun sa bundok na yan. Hanggat hindi niya marating yung tuktok ng bundok. Hanggat hindi niya ma-explore. So, ganun siya. Magtsatsaga to, seryoso na to sa'yo. At magtsatsaga to na suyuin ka, ganyan. At magiging loyal do yan sa'yo. Magkukumit siya sa'yo. Magsiseryoso siya sa'yo. Yun na nga yun. Magiging reliable siya na person sa'yo. Gusto niya kasing bumuo ng pamilya with you. Yun ang hindrance, yun ang blockage, yung disorder niya. Walang evil spirits, walang demonyo, guys. Brought up, no? Kumbaga, ano yan, galing yun sa environment niya. May mga pinagdaanan niya na nagkaroon siya ng trauma, fear. Pwede sa relationships or maybe nung bata pa siya, kung saan nanggaling yung trauma na yun, na yun ang naging cause kung baka siya nagkaroon ng disorder or mental disorder. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa karoon ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pagka-like naman po at pagki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.